Ang mga kawikaan ni Solomon, Chapter 20. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay nagkangali, at sino mang nalinlang niyaon ay hindi pantas. Ang takot ng hari ay parang ungal ng leyon. Sino mang nagmumungkahi sa kanya sa galit ay nagkakasala laban sa kanyang sariling kaluluwa. Isang karangalan sa tao ang huminto sa pagkakaalit, ngunit bawat mangmang ay makikialam. Ang tamad ay hindi mag-aararo dahil sa lamig, kaya siya ay manglilimos sa pag-aani at wala. Ang payo sa puso ng tao ay parang malalim na tubig, ngunit ang taong may unawa ay bubunutin ito. Karamihan sa mga tao ay maghahayag ng bawat isa na kanyang sariling kabutihan, ngunit sino makakasumpong ng taong tapat? Ang matuwid na tao ay lumalakad sa kanyang integridad, ang kanyang mga anak ay pinagpala pagkatapos niya. Ang isang hari na nakaupo sa luklukan ng kahatulan ay kinakalat ng kanyang mga mata ang lahat ng kasamaan. Sino makapagsasabi, nilinis ko ang aking puso, malinis ako sa aking kasalanan? Iba't ibang panimbang at iba't ibang panukat, kapwa sila ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Kahit na ang bata ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, kung ang kanyang gawa ay malinis at kung ito ay matuwid. Ang nakikinig na tenga at ang nakakakitang mata, silang dalawa ay ginawa ng Panginoon. Huwag mong ibigin ang pagtulog, baka ikaw ay dumating sa karalitaan. Idilat mo ang iyong mga mata at mabubusog ka ng tinapay. Ito ay walang kabuluhan, ito ay walang kabuluhan, sabi ng mamimili. Ngunit kapag siya ay umalis sa kanyang lakad, kung magkagaya siya ay nagyayabang. May ginto at maraming rubi, ngunit ang mga labi ng kaalaman ay mahalagang hiyas. Kunin mo ang kanyang kasuutan na panatag sa isang estranghero, at kunin mo ang isang sangla sa kanya para sa isang kakaibang babae. Ang tinapay ng pagdaraya ay matamis sa tao, ngunit pagkatapos ang kanyang bibig ay mapupuno ng graba. Bawat layunin ay natatatag sa pamamagitan ng payo, at sa mabuting payo ay makipagdigma. Siyang lumalakad na parang madaldal ay nagahayag ng mga lihim, kaya't huwag kang makihalubilo sa kanya na nambobola ng kanyang mga labi. Sino mang sumumpa sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang kanyang ilawan ay papatayin sa madilim na kadiliman. Ang isang mana ay maaaring makuhang madalian sa pasimula, ngunit ang wakas nito ay hindi pagpapalain. Huwag mong sabihin ako ay gaganti ng kasamaan, kundi maghintay ka sa Panginoon at ililigtas ka niya. Ang iba't ibang panimbang ay kasuklam-suklam sa Panginoon, at ang maling balanse ay hindi mabuti. Ang lakad ng tao ay sa Panginoon. Paano maiintindihan ng tao ang kanyang sariling daan? Isang silo sa tao na lumalamon ng banal, at pagkatapos ng mga panata ay magtanong. Ang pantas na hari ay kinakalat ang masama at tinadala ang gulong sa kanila. Ang espiritu ay ilawan. Ang espiritu ng tao ay ilawan ng Panginoon na sinisiyasat ang lahat na pinakaloob na bahagi ng tiyan. Kaawaan at katotohanan ang nag-iingat sa hari, at ang kanyang luklukan ay tinataguyod ng awa. Ang kaluwalhatian ng mga binata ay ang kanilang lakas, at ang kagandahan ng matatanda ay ang uban. Ang bughaw ng sugat ay naglilinis ng kasamaan, gayon din ang mga parusa sa mga pinakaloob na bahagi ng tiyan.